asset management, kaya equities, sa demo fund, kaya asset management. Alam niyo po, nung time na nag-join ako sa IMG, nung unang-unang investment pa lang na meron, ang bill equity is 13 pesos pa lang yun nung time na yun. Magkano na ngayon? Di ba nabalitaanin? 40 plus, di ba? Nung nag-ipon po ako dyan, 13 pesos pa lang dati. Ano ginagawa ko? Lagay na ng lagay, kalimutan, lagay, lagay. Marami kasi Pilipino, pag pag-iipon, naiibin. Dadalawang taong pala, kailan ko umuwi din yung pera ko. May kausap ako, nagpe-present ako. Sabi ko, ito, dapat mag-ipon ka, ganyan, ganito, ganyan, ganito. Pagkatapos ko mag-present, sabi sa akin ang kausap ko, ma'am, kailan po ako mag-withdraw? Hindi ka pa nag-iipon, nag-withdraw ka na. Ganyan ang Pilipino eh. Maiibin. 22 years na po ako sa IMG, hindi ako nag-withdraw sa investment ko. Kasi hindi naman yung pang ano eh, pang emergency fund. Kung may pera ka, ba't mo kukunin niya? Kung wala ka ng pera, dun ka kumuha. Pero may pera pa ako, kaya hindi ko kukunin. Tama? Kaya dapat po maglagay tayo dyan. Long-term healthcare. Bakit importante ang long-term healthcare sa atin? Eh kung ayon, may healthcare kami sa Pilipinas. Through Kaiser, because of IMG, libre yung healthcare namin. Ilang beses ako ng hospital, wala akong binabayaran. Kasi libre yan. Kung libre kayo sa company nyo, okay yan. Pero pag uwi nyo, libre pa ba kayo? Yeah. O doon tayo sa long term. Dapat may long term healthcare tayo. Dapat tumanda ka, nakangiti kang ganyan. Oh. 80 years old na itong mga to, pero masaya pa rin kasi may healthcare sila. Dapat lahat ng Pilipino, ganun. Hindi natin sabihin, gobyerno na ang bahala sa akin. Hindi pwede. Kaya pa naman natin kumita, tayo yon dapat. Okay? To complete financial plan, what if I die too soon? Solution, insurance. What if I live longer? Solution, long-term healthcare. Ito ka dapat may healthcare tayo, may insurance at may emergency fund. May nabalitaan po ako dito sa Macau. Meron daw namatay dito sa COVID. Hanggang ngayon naka-preserve pa. Hindi daw. Hindi pa. Yung tatlo daw naka-uwi. Yung iba, 3 months naka-stay. Ang sakit sa pamilya yun, ha? Patay na, hindi nila makita yung patay na pamilya nila. Bakit hindi makauwi? Walang healthcare. Bakit hindi makauwi? Walang pera ang pamilya. Kasi kung kapamilya ko yun, gagawa ko ng para sa Pilipinas. Kakauwiin mo yun, tama? Ang nakakasakit ng kalooban, yung mismong pamilya niya, ang sakit sa dibdib yun. Buhay na yun, mamaya nakita mo, wala na. Ang daming ganyan sa ibang bansa. Sa London, ganyan din nangyayari. Pagtanda, namatay na lang doon, nakasakay sa MTR, namatay. Pero ang lalaki ng pera nila before. Huwag natin hayaang mangyari sa atin to. Kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang pamilya mo, paglaanan mo ang sarili mo, mag-ipon ka para sa healthcare mo, mag-ipon ka para sa insurance mo, mag-ipon ka ng pera para sa retirement mo. Maganda lahat yan, meron ka eh. Pag may healthcare ka, pag nagkasakit ka, yung healthcare mo ang bahala sa'yo. Pag lumatay ka, yung insurance mo ang bahala sa pamilya mo. Pag umaba ang buhay mo, yung pera mo ang bahala sa'yo. Masarap? Yes. Yun yung complete financial solution na dapat natin ginagawa. Okay? Ito po, Kaiser Health Builder, ito po yung isa sa long-term healthcare natin. 7 years ka lang nag-ipon, hindi nagsabi sa akin, ang tagal naman ng 7 years. Ilang taon ka na sa Hong Kong? 15 years na raw siya, hindi siya nainip. Pero sa 7 years na tagalan, sabi ko, tita, kung natatagal ako sa 7 years, bayaran mo lahat. Para wala akong pabayaran. Tama? I-share mo to sa iba. Para may income ka. Referral income. Kailangan naman to ng lahat ng Pilipino. Tama ba? Yes. Alam niyo po ba, ang pinakamahal na hotel, hindi po ang hotel. Ang pinakamahal hospital. Na room, na kwarto. Meron po tayong member, nasaksak yung tatay niya. Dinala sa ospital dahil walang pang deposit, hindi tinanggap. Namatay po yung tatay niya. Sabi niya, nakalawit-tabi to ka ng tatay niya, hindi pa rin tinanggap. Ang binigay lang daw planggana, sabi po yung bituka ng tatay niya. Nakakaya isipin, 12 midnight kasi nangyari yun. Wala siyang makuhana ng pera, pang deposit. Huwag natin gawing mangyari sa atin po. Lalo na kayo na nagtatrabaho ng sobra-sobrang trabaho. Saludo po ako sa inyo na grabe ang trabaho niyo. Dapat magbigay kayo ng break sa sarili niyo na hindi na to dapat mangyari sa inyo. Okay? Ayan po. Masarap kaya pagka ganito.
pag nagkasakit ka, pag umamabuhay mo, may investment ka. Pag nagkasakit ka, may healthcare ka. Pag namatay ka, may tagapayong sa asawa mo. At least may tagapayong. Diba? Pinapayungan sila habang ikaw ay natutulog na. Papuntan namin. May mga taong nagsabi sa akin, bahala na si Lord. Ayoko ng mga savings-savings kasi bahala na si Lord. May kwento po kami dyan, si Juan. Napaka-religyoso siya. Talagang naniniwala siya sa Lord. Biglang bumaha sa lugar nila. Sabi niya, Lord, alam ko, tutulungan mo ko. Dumating ang bangka. At, Juan, nalika sumakay ka na sa bangka kasi lulubog na ang bahay mo. Ayoko, ililigtas ako ng Lord. Hindi siya sumakay sa bangka. Umakyat siya sa bubong, din malapit siya sa bubong yung bahay, dumating ang helicopter. Juan, nalika sumakay ka na. Bumababa na yung rescuer, inihila niya, nakikipaghilaan, muntik pang mamatay itong mga nakasakay sa helicopter, ayaw niya sumakay. Sabi niya, si Lord ang bahala sa akin. Hanggang lumubog po yung buong bahay niya, namatay si Juan. Pagdating sa langit, sabi niya, Lord, sabi mo, hindi mo ako papabayaan. Ba't ako namatay? Ba't ako namatay? Sabi niya, pinadala ko ang bangka, hindi ka sumakay. Pinadala ko ang helicopter, hindi ka rin sumakay. Muntik mo pa ang patay yung mga yun eh. Kung di nasa impyerno sana yung mga yun. Hindi ka rin sumakay. Hindi ako pwedeng babaga para ako mismo sasalip sa'yo. Binigyan kayo ng katalinuhan ng IMG ngayon na maintindihan nyo ang haharapin nating kahirapan pag hindi mo binago ang pera mo at ang pag-iipon mo, na pag hindi mo yung babaguhin, pagdating mo sa langit, wala kang sisisihin. Na hindi mo alam. Napakaraming regrets ha. Meron po kaming member sa Qatar. Namatay po siya noong last year. Hindi ko rin expect na ito pala yung kaibigan ko to. Hindi ko talaga alam na siya yung namatay. Basta sabi lang, meron akong member na namatay. Ibibigay na po yung 1,200,000 sa misis niya. I-award namin yung insurance check. Tapos pinanong ko yung taga-Kaiser. Sabi ko, ano daw pinamatay yung member? Sinabi sa akin pangalan, hindi ko na naalala. Kasi dami-dami kong member, maalala ko ba kayo lahat? Pero itong tao na ito yung sumusundo sa akin pag dumarating ako ng Qatar, pag may event kami. Yung pala ang namatay po doon, lima. Lima ang namatay. Isa lang ang may insurance, isa lang ang may Kaiser, isa lang ang member, yung apat kasama niya sa bahay. Walang nakuha ang insurance sa company kasi Friday namatay, nahulog sa crane, naglilinis ng building, sideline every Friday, nahulog sa building, panahon ng kanilang day off. Wala na mga insurance sa company. Pero, dahil member ng IMG, 1.2 million may get ang nakuha ng asawa. Alam mo, sabi ng asawa sa akin, ma'am, di ko po alam na meron ganito yung asawa ko. Pinaliwanag ko yung IMG. Sabi ko, alam mo, mahal na mahal ka ng asawa mo. Kasi kung hindi ganyan mahal, hindi niya i-proteksyon na ng sarili niya. Yung healthcare ng asawa niya, lalipat na sa kanya. Napunta na doon sa babae. Tapos sabi ko, kumusta yung mga ibang namatay? Ipinanghihingi pa raw sa mga Pilipino at sa gobyerno para maiwi ang bangkay. December pa po namatay, hindi pa nakaka-uwi. Ang sakit, ang sakit-sakit sa loob namin. Para sabi sa sarili ko, ano yung mali ko? Kasi kilala ko lahat yung namatay eh. Sila yung pinupunta akong boarding house eh. Isa lang ang member, si Nelson lang. Ay, nagulat ako, sabi ko, bakit? Anong mali ko? Pero naisip ko, hindi ako mali. Kasi nasabi ko na sa kanila eh. Sila hindi nag-decide eh. Ay, sabi mo sa katabi mo, mag-decision ka ngayon ha?